Kanino po yung McLaren? Hindi po siya sa akin. The McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. Nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. So another mystery. Ako rin, napaa. Opo. Sabi niyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Wala po, wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that yun. Time. Opo, wala pong dokumento po, hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Bibigyan ko po agad ngayon yung apelido po. Confirm niyo po alam po. Yung nagkakiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodrina, ano po? 18 million pesos ang duties niya. Siguro naman, alam niya yung pangalan niyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Rodrines po. Roy Rodrines? Rodrines. Sino po siya? Sa kanya po yung, yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan po. Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin, napaa. Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo, Mayor? O ayan o, wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi hindi, ito na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer? Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa Sal-N, ito naman, disappearing conduction sticker. Pinag-aaralan ngayon ng PAOK ang paghahain ng patong-patong na kasong kriminal laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kung saan ay kakasuhan din daw ang tinaguriang torture master sa Pogo Hub sa Pampanga. Ito'y kaugnay umano ng koneksyon ng alkalde sa operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, nakatakdang magpulong ang komisyon upang pag-usapan ang mga isasampang reklamo laban kay Mayor Alice Guo. Tatalakayin rin sa pulong kung paano palalakasin ang criminal charges na plano nilang ihain laban sa alkalde sa Department of Justice o DOJ sa darating na araw ng Biyernes, June 21. Tiwala ang ahensya na matibay ang kanilang ebidensya laban kay Alice Guo matapos mapag-alaman na siya ang nakapirma o sa kanya nakapangalan ang ilang dokumento na ginamit umano sa operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Ayon sa PAOK, iniimbestigahan na rin nila sa ngayon ang posibleng kaugnayan ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac sa isa pang Pogo compound sa Porac, Pampanga na pinasok ng mga awtoridad kamakailan.
Una po sa lahat, sinabi po ninyo nitong Sabado na sa Biyernes, ipa-file yung case laban po kay suspended Mayor Alos Cuo. Bakit po sa Friday yung inisip natin na mas magandang schedule for the filing of cases? Ano pa po ba yung mga kailangan nating ihanda dito sa kaso na to, sir? Opo. Bear in mind po that this is an interagency body that decides kung ano yung mga kaso, ano yung mga uunahin na isampa based on the evidence at hand. Kami po ay nagkausap na po nung nakaraang linggo at meron na kaming initial na mga determination kung ano yung una namin isasampa by next week. Friday po, sapagkat kami muna ay mag-uusap-usap sa darating na Martes para tingnan namin yung mga dokumentong aming hawak na at yung mga testimonyang hawak na namin. Then titingnan namin kung sapat na ba yung hawak namin para doon sa mga kasong gusto namin isampa. Mga kaso na gusto namin isampa. So, having said that, ibig sabihin po ay iba't ibang kaso ang nais namin maisampa laban sa mga may-ari incorporators ng Baofula Development kasama yung mga may-ari incorporators and officers ng Hongsheng at saka noong Sunyuan. So, give us until Friday to be able to determine kung alin ang uunahin namin or kung sabay-sabay na po namin isasampa po ito. Sabi niyo nga po, sir, mga kaso, yung plano po ninyong isampa. So more or less, meron na po ba tayong idea gaano po ito karami? And bukod po dun sa pagkakasangkot ni Mayor Cuo dun sa illegal na pogo, meron po po ba tayong tinitingnan na posibleng violations niya? With regards to the other violations po, nakasampa na po yon yung naisampa na po ng DILG before the Office of the Ombudsman, ibang mga kaso niya po. Yung Bureau of Internal Revenue naman po ay conducting their own investigation in relation to possible violations ng ating Internal Revenue Code. Kami naman po, ang interagency body namin, together with the Department of Justice and the CIDG, ang aming focus ngayon ay yung pag-file labang kay Mayora ng mga criminal charges. Sa aming paniniwala, as of last week, ma'am, meron na kaming sapat na matibay na mga ebidensya para makasuhan siya doon sa mga inisyal na mga kasong aming may sasampa sa kanya at ang aming uunahin na mga isasampa sa kanya ay yung mga non-bailable charges. So, pababa po kami, magmula sa most serious hanggang pababa po. Mm-mm. Sir, yung sinasabi po ninyo na nakalap ninyong ebidensya, gaano po ito kalakas para patunayan po yung pagkakasangkot ni Mayora dito po sa illegal na pogo sa Tarlac? Ma'am, bear in mind that it took us almost 3 months to be able to file the charges against the said mayor sapagkat po we wanted to make sure that we are standing on solid legal ground. So sa aming evaluation, sapat na po ang hawak naming mga ebidensya para masampahan po siya before the piskalya at saka maayuna naman po kami ng piskalya doon sa sasampa naming kaso laban sa kanya. So far po ba, sir, ano yung nakikita natin na naging role nitong si Mayor Cuo dito sa nakita natin o na-discovery natin na illegal pogo hub sa Tarlac? Well, without going so much into specifics, naipakita naman na natin yung ilang mga papel na hindi maipaliwanag ni Mayora doon sa mga naunang mga Senate hearings. At meron din kaming naipakita doon sa executive session. At pagkatapos ng executive session, meron pa po kami nakuhang mga dokumento na sa aming pananaw ay mas lalong magpapainting doon sa kanyang culpability, doon sa kanyang criminal liability in relation to Baofuland and Sunyuan and even Hongsheng, yung naunang pogo na nireg noong February of 2023. Mm-mm. So sabi nga po ninyo, ang pagtutuunan ng pansin ngayon yung mga non-bailable criminal charges against kay Mayor Cuo. But I wonder kung meron din po kayong napag-usapan ng Interior Department, how about po yung mga administrative cases considering na, well, Mayora siya, may liabilities ang mga local officials pagka hindi umaaksyon sa mga ganitong klase ng insidente? Well, we defer po to the Department of the Interior as to what actions they would take against the mayor given that they have administrative supervision over her. Ngayon naman po,
if we feel that there are certain other cases that ought to be filed against the mayor, we would always go on a dialogue with our counterparts with the Department of Interior. Basta ang atin lamang po ay mapapanagot po natin lahat ng mga may sala sa problema ito, nang sa gayon ay hindi na po hindi na sila tularan nung iba pang mga nagbubulag-bulagan at saka kumakanlong doon sa problema ng scamming, problema ng human trafficking, kidnapping and the like. Sir, base po dun sa mga lumalabas na reports, nakita rin daw po ang pangalan ni former presidential spokesperson Harry Roque dun sa listahan ng mga legal representative nito pong illegal na pogo o nitong pogo hub sa Porac. Kasama rin po ba ito sa mga tinitingnan natin o yung mga iniimbestigahan natin, sir? Sa ngayon po kasi, ang nakita lamang po natin dokumento ay ilang mga dokumentong permado ng dating presidential spokesperson. Sa aming pananaw, wala pa pong sapat na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa isang pagkakamaling kriminal, no? So patuloy pa po kami nag-iimbestiga, ma'am, bakit natagpuan yung kanyang permadong dokumento doon sa lugar. May mga iba pa kami nakita na mga documents, but we don't want to jump into conclusion until such time na meron na kaming matibay na ebidensya kung meron nga ba talaga siyang pagkakamali o wala. Bear in mind na kung legal representative po siya, hindi naman po siguro krimen ang mag-provide ng legal services dito sa mga ganitong klaseng mga kumpanya. Mm-hmm. So, paglilinaw lang, sir, ibig sabihin for now, hindi kasama si Attorney Roque sa isyong ito o dun sa mga tinuturing natin na suspect? No, hindi po siya person of interest at this point. But we cannot definitively say na mananatiling ganon ang kanyang estado. Depende lang po yan talaga sa dokumento na nakukuha natin, no? Mm-mm. And I understand, sir, na bukod po dito sa tiningnan natin, ni-raid natin na Pogo Hub dyan sa Porac, meron din mga iba pa na maliliit na scam hubs na pinatatakbo din daw ng mga Pinoy mismo dyan po sa Pampanga. Ano na po ang update dito? Kamusta na po yung isinasagawa natin na investigation? Meron na po ba tayong idea kung sino-sino yung mga tao na nasa likod nito? I may have been misquoted by the media last Saturday when I said that meron nga kaming tinitingnan na mga maliliit na mga scam farms sa pinatatakbo ng 20 hanggang 50 mga tao. Marami dito ay mga Pilipino. Hindi ko po sinabi na mga Pilipino na nagpapatakbo, pero ang sabi ko po ay ako'y natatakot na dumating ang panahon na itong mga maliliit na mga scam farms na ito, eventually, yung mga promotor na po, yung nagpapatakbo ay mga Pilipino, because the Filipinos are getting good at it, and once they're able to save enough money to be able to provide the capital, hindi na po nila kakailanganin yung mga Chinese sa mga bosses, sila na rin po magpapatakbo. Okay. Pero at this point, totoo po yan, marami kaming minamanmanan ng mga maliliit na mga scam hubs dito nagkalat sa Central Luzon at sa Metro Manila. So kumbaga, sir, as of now, lumalabas na yung mga Pinoy are just assisting yung mga Chinese leaders sa pagpapatokbo nitong mga illegal pogo hubs na to, pero wala naman sa kanila pa yung nangunguna. Tama po yun. Oo. But at least, sir, meron bang known personalities na involved na minamatsyagan din po ninyo ngayon? Marami po. In fact, we are overloaded with information. Remember, not every information is A1. Not every information can be verified. Not every information is true. So kinakailangan po namin i-validate constantly itong mga information na ganito, nang sa gayon ay meron kaming sapat na basihan para mag-apply ng search warrant. Mm-hmm. No? So in the next few days, in the next few weeks, probably we'll have enough to be able to apply for a new search warrant against some of the other scam hubs, scam farms sa tinitinan po natin. Mm-mm. And sino-sino po itong personality, sir, kung pwede po natin na mapangalanan? But if not, ano po ba to? Politics? These personalities are just criminals. Mm-hmm. They're foreign nationals or fugitives in their country.
foreign nationals who are into this type of criminal activity. Mm. Ang kinakatakot lang talaga natin is may ilang mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno na tumitingin na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Sapagkat hindi naman po pwede na mamamayagpag sa loob ng isang bayan, sa loob ng isang probinsya, ang ganito kalaking mga scam farms kung hindi alam ng mga dapat tumitingin dito. Kasi po, para sa akin, para sa amin, ang dapat unang mata at saka tenga ng gobyerno ay yung mga local government units sapagkat sila po yung nandoon sa ground. Di ba? Katulad nga po nung nangyari dyan sa Pora, nawalan nga po ng permit. Wala pong permit as of January 2024. Pero sila po yung nag-operate magmula January hanggang June 4, 2024. At kung titingnan ninyo, almost 1,000 foreign nationals are coming in and out of the location. Tapos may mga kung ano-ano pang mga activities sa loob. So, bakit po ganoon? Bakit nangyari na hindi nakita ng LGU yung problema dyan sa Pora? So, hindi ho kapanipaniwala para sa amin yung mga rasong ibinibigay sa amin, ibinibigay sa media at ibinibigay sa kung saan pang mga public forum ng mga naturang local government officials niyang PORAC. Mm. Kaya kami ay nakikiusap na sana tingnan din po ito ng Department of the Interior and local government na mapapanagot kung meron man dahil sa kapabayaan ang naturang LGU. Mm-mm. And bukod po dito, sir, sa PORAC or sa Pampanga as a whole, meron din po ba tayo na tinitingnan na ibang mga lugar dito po sa Pilipinas na posibleng merong mga scam hubs? Napakarami ho. Napakarami, to be honest with you. Sabi ko nga po, we are overloaded with information. Hirap na hirap po kami sa department, kami kasama ang Department of Justice, kasama ang Philippine National Police, yung CIDG, sapagkat we are loaded with information and we have to keep on processing the information. In fact, the question is, meron ba? The question is, ano ang uunahin nating ipasara depending on the priority? We have to prioritize the operations, ma'am. Paano yung prioritization? Kapag may buhay na nakasalalay sapagkat tinotorture, kinidnap, at may narinig kami mga pinapatay sa mga lugar, katulad dyan sa may Pora, uunahin po namin yan. So, yun yung aming pinaka-rubrics, yung standard namin ng pamimili kung ano ang uunahin. Okay, so anong probinsya po ito, sir? Anong probinsya? Nagkalat po sa Central Luzon, nagkalat po dito sa Metro Manila. They have gone all the way to the Visayas and even in Mindanao. Mm-mm. So, honestly speaking, nagkalat po sila eh. They have acted with impunity this past several years. Ngayong administrasyon lamang po ni Presidente Marcos na mas pinaigting ng ating gobyerno sapagkat nagiging tampulan na po tayo ng tawanan at tukso sa international community. Mm-hmm. Sapagkat maraming kaso ng money laundering sa international community ay naiuugnay dito sa Pilipinas, no? Yung kaso doon sa Singapore, yung dalawang business partners ni Mayor Guo, may naiuugnay rin po sa Pilipinas yon. Yung kaso dito sa Isle of Man sa United Kingdom, nauugnay rin po dito sa Pilipinas. So, napakarami hong kaso ng money laundering, ng scamming ang naiuugnay dito sa Pilipinas. Kaya pinaiting po ng kasulukuyang administrasyon sa pangunguna ng aming Executive Secretary Chairman Lucas P. Bersanin at ng ating Presidente President Ferdinand Marcos Jr. mas pinaiting ngayon kasi nagiging tampulan na po tayo ng katatawanan sa ibang bansa gawa ng mga scams na nag-emanate from the Philippines. Mm-mm. Sir, meron pa po ba kayong gustong idagdag na dapat malaman po ng ating viewers? Ang amin lamang kung gusto nilagdag ay isang pakiusap. Isang pakiusap po na itong problemang ito ay hindi po natin malulutas kapag iaasa lamang po sa isa o ilang ahensya ng gobyerno. This problem needs a whole of government approach and a whole of nation solution. Paano pong ibig sabihin nun?
Yung mga local chief executives, magmula sa gobernador, pababa sa mga alkalde, pababa doon sa mga barangay kapitanes, sila po ang mga mata at saka mga tenga ng ating gobyerno. So, we ask them, we implore them to be very proactive in taking a look at their localities, at their areas of responsibility. Also, we are calling on the communities, kasi this would also require a whole of nation approach. Yung mga community po, imposible naman po siguro hindi napapansin ng mga tao yung mga hubs na kasinlalaki ng mga ganyan ng sa Porac at saka sa Bamban. Mm-hmm. Kapag may ganito po kayong nakikita, please, makipag-ugnayan po kayo sa inyong lokal na polisya, sa inyong LGU. Kung sa tingin naman ninyo ay hindi ina-actionan, meron pong Facebook page ang PAOK. Hanapin po kami sa Facebook at makipag-ugnayan po kayo sa amin. At kami po ay gagawin namin ang lahat ng aming makakaya within our limited resources. Alright, sige po. Marami pong salamat sa inyo. PAOK spokesperson Winston John Casho. Philippine offshore gaming operations or operators, dahil alam po natin napakalaking issue po na ito dahil po sa ongoing investigation ng Senado pagdating po rito sa controversy na mababalot po sa napakalaking Pogo Hub dyan po sa Bamban, Tarlac, at dun po sa misteryosong background nitong si Mayor Alice Gu. Ano po ba yung napapala natin sa Pogo na yan? Especially dahil ang lakas-lakas po ng Pogo ng panahon po na nakara-administrasyon. Ano ba ambag sa ekonomiya, pwede itong puro tinatawag na social cost, yung mga perks dyan sa operations na yan. Ang ating pong guest ngayong gabi, I'd like to welcome again to our program si economist, isa po siya ekonomista, ayan, si Professor Shelo Magno. Magandang gabi, Professor, and thank you for joining us. Hi, again Christian. Dito sa Foxverse. Nainggit ako sa location mo, parang hindi ganun kainit yung araw. Nadinig mo ba ako? Yes, yes. Hello? Yes, I can hear you. Can you hear me? Mm-hmm. Nadidinig kita. Nadidinig mo ako, Professor? Yes, yes, yes. Nadidinig mo ba ako? Okay. Oh, medyo naglalag. Wait on na your ba? End. Pero, can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes, yes. Medyo nawawala ka. Wala kang sound now. It's kung meron man itong Pogo sa Pilipinas. Nawawala yung sound mo. Go ahead na. Minsan meron, minsan wala. Hindi na ako nagsasalita. Hindi ko na dinig yung tanong mo. Anong tanong? Ayan, pero naka-freeze yung video mo, pero nadidinig na kita. Ano yung question? Okay lang, sige. Okay lang, hindi mo na ako yung importante dito. Ayan, better. Better. Iti-take over ko na sana eh. Oo, okay lang, i-take over mo na. Importante madinig ko ng mga viewers natin. Okay, pagdating sa ekonomiya, di ba? Dati kang yes, finance yes. Undersecretary. Ano ba napapala natin dyan economically sa Pogo? Yeah. Actually, nung nasa DOF ako bilang undersecretary, in-examine na din talaga namin kung ano ba yung impact ng economic impact ng Pogo sa Pilipinas. So from a benefit perspective, ang nakukuha lang naman natin sa Pogo ay yung pagbabayad nila ng tax. So meron silang corporate income tax na binabayaran. Syempre yung mga Pogo employees nagkakaroon ng consumption sa Pilipinas, so nakakadagdag yan sa economic activity at saka mga tinatax natin. Meron ding personal income tax yung mga employees ng Pogo. Ang malaking kita na nakukuha sa Pogo ay yung office rental. Kasi, especially in Metro Manila, no? So, nagbabayad sila ng office rental. May VAT din yon na pupunta sa government. At binabayaran din silang revenue sa PAGCOR. So, yun yung mga direct economic benefit na nakukuha natin from Pogo. Yung positive, ha? Syempre, meron tayong negative lists. Okay. Ano yung negative list nito? Ano yung... Sa negative list, madami-dami yan. Kasi
ang PUGO is related to crime. So may additional cost tayo sa law enforcement and immigration kasi maraming pumapasok na Chinese PUGO workers sa Pilipinas. And then, sa mga pag-aaral din, makikita natin na kapag nag-increase ang crime, may direct effect yan sa pagiging attractive ng isang bansa sa foreign direct investment. So, the higher the crime, the lower would be the direct investment na papasok sa isang bansa. Ganun din sa tourism. Kasi pag tumataas ang krimen natin, bababa din yung attractiveness ng isang bansa sa tourism. And then, with the presence of PUGO, may perception of corruption sa isang bansa. At ganun din, may social costs. May mga, dinig naman natin yan, no? Bas na yun sa news, diba? Yung mga nakikidnap, yung mga namamatay, psychological harm sa victims, may legal cost, social fear and anxiety, especially kung nakatira ka sa same building na may PUGO na nagaganap. So, lahat na yan, pag sinumasuma mo, mas malaki yung cost, economic, social cost ng PUGO kaysa dun sa benefit na nakukuha natin. Yung isa pang, ito malaking concern ko talaga. Dahil sa nag-occupy sila ng maraming space, tumataas yung rent ng office space. Ang pina-crowd out niyan, yung mas legitimate na economic activities, katulad ng business processing activities natin, na kung saan actually mas nag-employ ng mas maraming Pilipino. Kasi pag tinignan natin yung PUGO, majority ng employees nila mga Chinese workers. Diba? So while they're paying taxes, hindi siya masyadong creator ng trabaho sa Pilipinas as compared to BPOs. Kaso, kapag dumami yung PUGO sa atin, magkukompete yan kasi limited ang space for office, diba? Tataas yung rent, magiging costly yung pag-operate ng BPO sa Pilipinas. So nakita natin yung negative effect na yan sa BPO sector natin. Okay, sige. Nung nag-cover ako before ng hearing sa Senado, malino ba yung dating ko? Yes, okay na. Okay. Several years ago, kinuantify na nila yan. Nakalimutan ko lang yung figures na binabanggit back then nila Senator Risa, Senator Sherwin. Doon sa pinakahuling datos na meron ka, no? Kung meron man, kung available, magkano ba ang bag niya sa ating ekonomiya? Ilang percentage, for instance? Kinumpute namin to. This is about 134 billion peso benefit, ha? Pero yung cost niya is 143 billion. So, na-outweigh talaga ng cost yung benefit. So, mga about 2% of GDP siguro yan. So, ibig sabihin, pero, go ahead. Pero ang ano mo dyan, actually, the net benefit, pag tiningnan mo, kasi may benefit cost ka, net benefit is only about 0.04% of GDP. 2021 GDP. So, ang liit-liit lang niya. In fact, from the time na nag-peak ang PUGO sa Pilipinas nung time ni Duterte, bumaba na siya ngayon eh. Bumaba siya nung pandemic. So, it's actually high time na i-close na natin to dahil insignificant na rin naman yung nakukuha natin economic benefits sa kanya. So, that's one of the arguments na binanggit natin nun. Tapos, ang dami-dami pa rin yung illegal employees and operators. So, with the illegal employees and operators na hindi na mo-monitor ng government, yung estimate nun is, this is based on the estimate of Bureau of Immigration, DOJ, PAGCOR, and DOF at that time nung nandun ako. And this is about 11.95 billion pesos, ha? Yung estimated illegal activities nila. So, napakalaking problema niyan. In terms of employment, total number of employees, maliit lang. It's only about 34,000. And significant share ng foreign national is majority, 51%. Yun ay pinakamababa. Before that, 2019, 82% are foreign nationals. So, hindi siya significant creator of employment and economic activity sa bansa. And then, yung danger nga nun, it brings crime. Diba? Money laundering, human trafficking. So, imagine mo yung foregone revenue na makuha natin if we're attracting legitimate economic activities na hindi natin ma-attract because we have activities like PUGO. Eh, sa ibang bansa nga sa Southeast Asia, diba, binaban na nila. Masyado na kasi mabait yung Pilipinas under President Duterte na accommodate. Kasi yung ginagawa naman ng PUGO ng mga illegal activities dito, illegal din naman sa China yan eh. Pero okay, tayo yung parang pumayag. So, salo-salo natin yung problema. Ang tanong ko, yung basis nun kung bakit pumasok sa Pilipinas? Siguro. Baka naman ano lang, yung sobrang kabaitan lang.
no? Oo. Yun yata yung FDI nila nung panahon ni Duterte. Oo, ano? FDI Pogo. Uh-oh. Anyway, nung panahon niya ba sa DOF, did you formally make that proposal? Na yes. Pag tumingin na naman yung datos, hindi naman talaga ganun kalaking benefit, mas malaking social cost. Did you make that formal ano suggestion na it's time to get rid of Pogos? At ano yung nag-response? Yes, yes. We made the hardline recommendation na it's time to close Pogo because the cost outweighs the benefit. And Senator Sherwin Gatchalian was very open to it. We submitted our numbers. Siyempre, may isang senador na hindi masyadong masaya sa sinasabi namin. I-quantify daw namin yung social cost like crime, psychological harm, the cost of human trafficking, etc., etc. Actually, i-post ako niyan sa social media. Sabi ko, how much are you willing to accept as payment for all this harm? Tapos nag-react yung senador, pinilagay ako sa politiko, nagdadrama-drama daw ako. Sabi ko, that's actually an economic methodology, tawag doon, contingent valuation. You ask people how much they're willing to pay, accept as a compensation for the harm that exists around us. Kasi walang economic valuation. There's no market for trafficking, di ba? How much is the cost of trafficking? So you ask people, how much is a compensation that I'm willing to accept? For prostitution, for human trafficking. That's contingent valuation. Kaso, baka hindi alam ng senador yun na yun. Google nyo na lang kung sino yung senador na yun. sa mga viewers natin, ganun-ganun na lang ba yun? Kasi binigyan tayo ng ganyan, tapos hindi naman sasabihin. Kaya nagtatanong ha, sino yung senador na yun? Ang Senate President na siya ngayon. Ayan, sinabi ko na. Ah, si Cheese? Yes, si Cheese, si Cheese. Talaga? Bakit? Yeah, parang at that time, baka tinitimbang pa niya yung kahalagahan ng Pogo sa Pilipinas. Hindi ko pa alam kung pumosesyon na siya sa Pogo. Kasi si Senator Gatchalian malinaw eh. Oh, ever since, diba? Si Senator Gatchalian. Okay. Pero ngayon medyo ba? Na, inuubos ako. So, kumakain okay lang, medyo, medyo inuubos. Tubig to, hindi to vodka. Tubig to, vodka. Kasi sinabi mo, kinabahan kami. ako, kape lang ha. Tubig. Doon sa tax collection, malaking problema rin ba yan? Kasi nga, mamaya natin pag-usapan yun sa real estate, kung paano tumaas, let's say, yung valuation ng mga lupa, ng mga condominium, tsaka office spaces. Pagdating dun sa sa pag-collecta ng tax, of course, na din yung corporate income tax, pero yung ibang mga taxes na dapat binabayaran nila, as far as you know, madali ba nakukuha ng BIR yan? Siyempre yung nakukolektahan lang, yung nagre-rehistro. Pero maraming yung nagsasabi nung mga hearing na yon, nung ina-attenda namin, na mas maraming illegal kaysa sa legal na Pogo, na hindi rin naman napapasara ng government. So, imagine mo, dun sa illegal, yung inestimate nga namin, 11.95 billion yung foregone revenue sa dapat na kolekta ng government. Kung namomonitor mabuti yung Pogo. Kaso, to be able to monitor it, kailangan mong i-increase yung presence ng mga police, para ma-monitor talaga. Pero kung maaalala mo, even yung mga police at the time nung punasundan mo yung mga hearing na yun, sila din hina-hire part-time ng mga Pogos for security, diba? May mga ganong situation nun. So talagang medyo naging magulo. Even the tax payment, pag tinignan natin yung historical niya, bumababa na yan pababa na . So, at the time, talagang we recommended na it's about time na tanggalin na natin tong Pogo na to. Nirecommend niya sa Senado, no? You took that position. Yeah. Pero when pagdating sa Malacanang, did you also make a hardline proposal? Yes, kasi naka-reflect na yun dun sa document na sinubmit ni Senator Gatchalian sa Malacanang. If I remember correctly, he already proposed a resolution sa Senate for submission to Malacanang, yung recommendation na i-ban na yung Pogo sa Pilipinas. And so, then of course, nasa Malacanang ang bola. Ano naging sagot? Pag-aaralan. medyo matagal na pinag-aaralan niya, na at least, easily, at least 3 years. Isang taon na. So, for this administration, ha? Nama? Okay. Matagal nung pinag-aaralan. Una-una, sige, as far as you know, bakit ba masyadong, parang naging madali yung pagpasok ng Pogo during the previous administration? Nag-pivot kasi si President Duterte ng kanyang economic policies. So mas naging bukas sa China yung economic policies natin. But I guess
dahil nakita niya na pababa yung FDIs noon. Even before the pandemic, bumababa yung foreign direct investment natin eh. Simply because nag-pivot tayo ng pro-China sentiments natin. Nabawasan ng trade activities natin sa Europe at sa US. But yung pagbaba ng economic activities natin sa US and Europe, hindi enough yung pinalit ng China sa atin. So talagang dumami ng dumami itong pogo na even illegal sa China, inaccommodate naman natin. Alam mo, ito pala, direct cost sa mga Pilipino ng pogo. Kasi syempre, kung wala ka namang social harm, kung hindi mo naman kapitbahay si pogo, wala ka sa Metro Manila, wala ka kay Banban, sa bayan ng Banban, sa tabi ng munisipyo ni Mayor, hindi mo mararamdaman ng pogo ah. Pero yung pogo na yan, at saka yung mga gambling activities ng casino sa Pilipinas, ay isa sa mga reason yan kung bakit tayo nasa gray list ng FATF, kung maalala mo, yung sa money laundering concerns, diba? Kasi nga malaking issue ang pogo sa issue ng money laundering. Kaso kapag nandun tayo sa gray list ng FATF, Financial Action Task Force, pag nandun tayo, ibig sabihin may greater scrutiny yung mga financial transaction natin sa Pilipinas. Kasi nakikita nila na threat tayo sa global financial system. Eh masyadong link na ang global financial system ngayon. Anong direct implication natin sa atin dito bilang mga ordinaryong tao? Kung ikaw OFW, papadala ka ng pera sa Pilipinas, medyo may lag yan, ilang araw na processing, medyo matagal. Kasi kailangan talaga nilang imbestigahan kung maayos yung financial transaction at hindi yan napupunta sa activity ng illegal o money laundering. Kaya yung mga kababayan na natin na nasa ibang bansa, yun yung isang dahilan kung bakit bumabagal yung transaction nyo. Kasi nasa gray list tayo. Kaya tayo nasa gray list kasi marami tayong mga ganitong activity sa tulad ng pogo at gambling sa Pilipinas na pugad ng money laundering. So may direct cost yan sa atin. Halimbawa, yung mga global investors natin, nahihirapan sila ng financial transaction kasi nasa gray list tayo. At yung pagiging gray list natin na yan, panahon pa yan ni Duterte na hanggang ngayon hindi pa na-address. 2020, 2021, nagka-deadline tayo. 2023, nagka-deadline tayo. Hindi pa rin natin na-address yung mga concerns na yan. Kaya nasa gray list pa rin tayo. In short, mas panigdududahan tayo, no? Ang lakas lalo ng third world sa kanyang pagtingin, no? Miski hindi naman tayo dapat tinuturing na third world. Pero parang nagmumukha tayong ano eh. So dito, parang runaway yung criminality sa atin pag tinitingnan yung mga ganyang bagay, eh, no? Masakit. Oo, at saka tinatanggihan na nga ng ibang bansa, tinatanggapan natin, di ba? Oo nga. Tapos ito, ang ginamit yung datos, 2021 GDP. So that's 134 billion peso industry. Yes. Pag tinignan natin yung other revenue sources ng ating bansa, let's say sa national budget, madali siyang mapunan ba? Madali lang ito kasi kung mawawala siya, mawawala din yung cost niya. So kung titingnan mo, kung 0.04 lang siya ng GDP, maliit lang siya. 'Di ba? At easily mapapalitan siya ng increase in tourism, increase in FDI kung maayos natin yung situation ng crime natin. Doon sa data nang hinahanap ko nga eh, kasi even at that time, may mga report ng crime related pogo-related crime sa Pilipinas na nire-report ng mga pulis noon. Hindi ko na mahanap yung data ko. Pero, naka-specifically identified yan eh. Pero, base doon sa mga pag-aaral namin, halimbawa, may kidnapping, 1 per 100,000 na population ng kidnapping would increase capital flight. Ibig sabihin yung pag-exit ng mga investment sa Pilipinas by 1.37 percentage point of GDP. So, kung 0.004 lang ng GDP yung pogo, easily, if we address a crime related to pogo, it can be replaced by capital investment sa Pilipinas. It can easily be replaced by increase in tourism. It will lower the rental cost and it can increase BPO activity. So, there's no harm in kicking them out. May suggestion pa ako to make up for that possible loss. Maningil lang ano, di ba mayroon isang pinagbabayad ng malaking tax? Ay, correct! 203 billion pesos! Parang kayang-kaya, no? Tapos siguro yung mga... Naalala mo may commissioner ng BIR na nagsabi na dapat bayaran yan, di ba? Tapos yung ano, yung mga...
ibang mga politiko, medyo bawas na ng konti sa ninanakaw, di ba? Parang bawas na ng konti sa SOP. Pag pinagtulong-tulungan to ng ating mga... MOOE. Correct, no? Pag tulong-tulungan natin, kayong mga corrupt official, bawasan na ng konti yung nakaw, kayang-kaya natin punan to eh. Ay, kayang-kaya nyo palang punan kasi hindi naman tayo kasama sa mga magnanakaw eh. At saka, kung tutuusin nga, yung employment ah, so 50%, sabihin na natin 50%, 34,000, so mga 15,000 individuals. Trabaho naman yan, trabaho naman ng mga institusyon natin like TESDA, DOLE, to retrain them so that we can easily find jobs for the individuals involved in the POGO operation. Okay, dito sa ano, dun sa real estate, no? Ito para mas maintindihan ng mga viewers natin. Ito po yung epekto, no? For instance, kayo, nagkaroon kayo ng more disposable income. Mamaya natin pag-usapin yung purchasing power niya, binabanggit niya, no? Ni Lariga doon. Pero kunwari, nagkaroon kayo ng pera, gusto nyong bumili ng isang condo unit, diba? Napag-ipunan nyo. Baka magulat kayo kasi yung inaahin nyo na condo na gusto nyong bilhin siguro 3 years ago, pag bilhin nyo ngayon, grabe, mas mahal na. Kasi siguro yung buong floor, o isang katutak ng mga units, binili ng POGO. So, tumataas yung demand, so tumataas yung presyo. Yun ang epekto, di ba? Correct. Meron ba kayong figures then, for instance? Go ahead, sige. Short term yan eh. Di ba? Kung halimbawa may increase in demand all of a sudden ng real estate, hindi naman agad makakagawa ng mga building yung mga tao. So, in the short run, magkakaroon ng significant increase sa presyo ng condominium. So, hindi lang sa mga residential, kundi sa mga ibang businesses and offices na kailangan ng office space. So dahil dyan, malaki yung kinikita ng mga nagpaparenta ng bahay, ng condo sa ano, sa kanila. Actually, tingnan ko to, yung data, income from office space rentals, around 16 billion yung napupunta sa ano, dahil sa kinikita nila dahil sa POGO. 16 billion a year. 16 billion lang sa office rental. Pero yung sa housing space rental, kasi di ba yung mga employee na sa housing, tapos meron silang opisina, sa housing, umaabot ng 25 billion. So, malaki yeah. yan. Hindi, kasi nga, baka nasisilaw sila rin sa 16 billion at saka sa 25 billion. Pero yung nga, pag kinuantify mo yung social cost, for example, pinapasok yung mga illegal, tapos nagkaroon ng kidnapping, eto no, correct me if I'm wrong. Social cost, nasabihan ko sa'yo. Yung pag kinuantify mo yung decrease in foreign direct investment due to crime na ng POGO, ang estimate naman dyan, around 26 billion. Yung estimate decrease sa inbound tourism due to crime related to POGO, that's 28 billion. Decrease in FDI due to corruption perception, kasi may POGO ka, that's around 10 billion. So, ito lang yung decrease in FDI, tourism, and ano ah, because of perception of corruption. Hindi pa namin kinount dito yung potential gain sa number of employees na makikreate if matuloy itong mga economic activities. So, easily, it can be replaced by more decent, more productive economic activities. Paano wala pa dyan yung ano? Ito, merong ano, sige. Additional cost sa law enforcement and immigration, 0.4 billion. So, 400 million pesos pa dagdag gastos. Oh, so, yung mga police natin, imbes na yung ibang issue ng crime and security ng mga communities yung ina-address, dinadala natin sila dyan sa POGO para yun ang tutukan. Correct. Kunwari, ito na, napaka-simple, di ba? Kunwari, re-respond yung police sa isang krimen, eh, kunwari, kulang yung pondo pang, ano, pang gas. Diba? Kasama yun. Diba, minsan may mga kwento dati. Pag ikaw yung nagreklamo, parang hindi makarespond yung police para mag-follow up sa investigation kasi kailangan bigyan pa ng panggas. Diba, may mga ganun kwento before. Ito, nangyari pa rin siya ngayon. Yung, ito pala, paano kung i-argue naman nila? Eh, teka, ito, pag sinabi natin po, kita na eh, 934 billion. Yung binabanggit siya, for example, yung mga turista na pwedeng ma-discourage, baka sabihin nila, potential revenue pa lang yan. Baka nga hindi pa siya pwede makonsider na foregone revenue. Diba? Sasabihin nila, eh mas gusto namin yung immediate. Ito na yung pondo eh. Pumapasok na. Hindi. Pero kahit na pumapasok yung pondo, meron ko rin ng cost na nai-incur. So yung net, neto mo, negative, hindi positive. Diba? So, kaya immediate din naman yan eh. Pag tinanggal mo yan, magkakaroon din yan ng immediate increase in other economic activities. At saka katulad nga ng binanggit ko, napakaliit ng net benefit na yun. It's only 0.04 of GDP. So yung overall impact niya, maliit lang.
Tapos, nanay ko yung time series data. Kasi nga, over the years, bumaba na to eh. For example, 2019, ang total Pogo employees, 118,000. Hmm. But first half of 2022, ang employees na lang nila on average is 34,000. So, talagang significantly nag-decrease na. So, kung iisipin natin, siguro ng 2019, nung panahon ng Duterte administration, medyo malaki-laki yung impact niyan. Pero now, hindi na ganun kalaki yung operation. So, it's really time to discontinue. Diba? Okay. Even DIR, if I remember, hindi rin kompleto yung data nila nun eh. Titingnan ko yung notes ko eh. Yeah, pero I remember nga, doon sa pagdinig sa Senado niyan, pinresent lahat siya, no? Diba? Hindi pala matandaan yung datos mismo. And then, any reasonable person, kung titingnan lang yung mga datos, makikita talaga na mas matindi yung cost kaysa rin sa benefit. Simple na lang, simple logic, no? Pero yun nga, hindi natin maintindihan kung bakit pinagpatuloy pa rin hanggang ngayon, di ba? At saka imaginein mo naman kung pugad tayo ng prostitution at human trafficking, it's not something to be proud of, di ba? May kinikidnap, may pinapatay, may human trafficking ka. Itong sa Banban, nakita natin, di ba? Hindi lang mga Pilipino, several Southeast Asian nationals ang biktima ng human trafficking. I don't think you can replace that with any revenue that the government is collecting from Pogo. Okay. Medyo malamig na ba ulo mo, Professor? Malamig ulo ko! Hindi, gusto ko, baka gusto mo bang mas aminit? Sige, go! Sige. Ito, disclosure sa ating mga kababayan. Meron po kasi akong hinandang truth bombs, ibig sabihin commentary, tungkol po dito sa napakatalinong pahayag ni Larry Gadon pagdating po dun sa sinasabi niyang haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Lalabas po yung komentaryo na yun bukas. Okay? Pero dahil lang dito na si Professor Shelo Magno, mag-usapan na natin ito, no? Okay, what do you think of that? Yung sabi niya, haka-haka lang yung kahirapan niyan dahil pag tinignan mo yung mga mall, puno, maraming tao. Pag tinignan mo yung mga fast food, puno, Jollibee, tsaka McDonald's. Tapos pag tinignan mo yung kalsada, matinding traffic, ibig sabihin, marami raw yung kayang bumili ng kotse. Okay, go. Ano tingin ko doon? Tingin ko doon, reflection ba to ng perspektibo ng Marcos administration? Kaya walang malinaw na programa para sa anti-poverty and economic activity sa Pilipinas? Kasi siya yung presidential advisor on anti-poverty. And if he's saying that, does that reflect the view of this administration on the poverty situation in the country? Dahil kung yan ang view, eh dapat kabahan na talaga tayo, wala tayong aasahan sa administrasyon na to, na malinaw na solusyon para sa paghihirap sa Pilipinas. Hindi rin naman surprising kasi nga nakita naman natin sa lifestyle ng presidente natin, mula bata pa siya, at maybe ganun din lifestyle ni Larry Gadon. Ano nga bang aasahan natin sa mga taong hindi nakakaunawa ng tunay na kahirapan? Para mag-formulate ng policies. Yun nga lang, ang malungkot doon tayo, napapaseldo dyan eh. Cabinet level yan, di ba? 250,000 a month ang sweldo niyan. Basic pay pa lang. Yun yung nakaka-disappoint doon. Wala tayong mapiga. Tsaka, medyo natawa lang ako rin sabi mo, no? Kung yan ba yung representative ba yan doon sa pagtingin ng administrasyon sa kahirapan? Siguro, kung hindi ito lang... Hindi, hindi na fire eh! Hindi, kung ganun, dapat maglagay yung parang sa TV, the views and opinions of this program do not reflect the... Does not reflect. Dapat may ganun eh, no? Bakit hindi ba pina-fire, diba? I mean, kaya kami advisor to give you advice. Tapos siya pa yung in-appoint na presidential advisor on anti-poverty program. And then he would say, imagination nyo lang yung kahirapan sa Pilipinas. Pero ito, i-debunk natin. I-debunk natin. Kasi nga, baka ibang mga nanonood, baka sabihin, pero hindi naman ganun kahirap ang buhay ngayon. Kasi talagang puno-puno yung mall. Ang daming may kotse, no? Kasi hindi naunawaan dito yung issue ng income inequality. Or ano, yung matinding poverty, afflicting millions of Filipinos. Gano'n ba katindi, ano yung poverty incidence natin ngayon? The last time I checked, 22.4 ba tama? O mas mababa pa? Around that. Pero ang concern ko kasi dyan, napansin ko rin because I posted something on TikTok about this. Ang disappointment ko, kasi yung mga nagsasabi, huwag natin iasa sa gobyerno yung kahirapan natin. Dapat tinutulungan natin yung sarili natin. Unfortunately, may mga systemic na bagay
na nagiging dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. Wala namang taong piniling maging mahirap. At ang responsibilidad ng gobyerno ay i-address itong mga systemic institutional na bagay na nagkukos ng kahirapan. Kaya napakalaki din ng napaka-big issue din sa akin yung education, because education is supposedly isa sa mga mekanismo para mag-aahon ng mga tao ng sa hirap ng buhay, 'di ba? Kung makapag-aral ka, makahanap ka ng magandang trabaho, maahon mo yung sarili mo sa hirap. Pero kailangan pag nag-aral ka, maganda yung quality ng edukasyon na makukuha mo. And that's the reason why the government has to provide free quality education. Even if private consumption ng edukasyon, kasi kapag nag-aral ako, ako naman yung makikinabang doon, di ba? Binibigay yan ng gobyerno hindi lamang para makatapos ka. May agenda yung gobyerno dahil tool siya to address poverty. That's one. Second, na dapat si Gadon nang nagdi-discuss nito yung isang systemic cost ng kahirapan sa Pilipinas. Systemic cost ng kahirapan sa Pilipinas health system. Di ba? Sa Pilipinas, pag nagkasakit ka, mababankrupt ka sa laki ng gastos. And that's why governments provide health insurance program para yung vulnerability natin na a-address. Kahit mahirap ka, hindi ka magkakasakit. Pangatlo, yung ibang bansa ginagawa na to, socialized housing. Kasi paano ka makapagtrabaho ng matino kung inaalala mo kung saan ka titira? Kaya yung gobyerno nagpo-provide ng opportunity para sa maayos na pabahay, sa mga basic rights na po ito. Kaya minsan po, kahit na piliin natin magtrabaho tayo 24/7, mahirap pa rin tayo. Dahil sa mga systemic problems na ganito, na dapat ginagawa na trabaho ng gobyerno. Pero kung hindi alam ng gobyerno itong mga systemic problems na ito, eh talagang pupulutin tayo sa kangkungan. Diba? Pwede ko ba nagdagan yung problema natin? Yung sa systemic na ganyan. Sabihin, mataas yung presyo ng kuryente sa Pilipinas. Mataas din yung mataas yung presyo ng kuryente. So magtatayo ka ng maliit na negosyo, you have to contend with all these things, diba? Kasama yan. Yes. Meron pang isa. Sa health and nutrition, alam mo ba na 50% ng mga batang mahihirap sa Pilipinas ay stunted? Yung stunted, ibig sabihin maliit ka for your age. Ang problema, kaya malaking issue yung stunting. Kasi sa health, public health concern, kapag stunted ka, meron kang problem sa cognitive development eh. Hindi ka makafocus sa pag-aaral. They're more likely not to complete their education. So sila din yung mahihirapan maghanap ng trabaho, di makakapag-aral. Kaya napaka-importante ng intervention sa malnutrition natin. So yung programa ng pagkain, suporta sa mga nanay for the first 1,000 days, napaka-importante yan. So kung hindi alam ng anti-poverty czar natin yan, magiging intergenerational poverty yan. Kasi, batay din sa pag-aaral, kapag stunted yung nanay, more likely, magiging stunted din yung anak. So, kung hindi ka nag-intervene, imagine mo yan, that's intergenerational poverty. Pinili ba nilang maging bansot? Hindi naman, diba? So, dito pumapasok yung importanteng role ng government para i-break yung cycle ng poverty na dapat pinag-uusapan natin. So, sagot, yun yung sagot ko. Kasi na-disappoint ako nung nakita ko yung mga ibang comments na dapat din natin inaasa sa gobyerno yung pag-solve ng kahirapan. So, kung hindi naman pala gagawin ng gobyerno yung trabaho niya, abolish na lang natin yung gobyerno. Kung hindi natin nakikita ang trabaho ng gobyerno, i-address yung cycle ng kahirapan sa isang bansa. Hindi ako high blood, ha? Kulang bawiin yung tax na binayad ko sa sweldo ni Gadon. Ang tawag kasi dyan, ano eh, resiliency porn. Yung mga tao kasi parang nabibrainwash tayo na we're resilient as a nation, so kaya natin kahit anong unos yung dumating sa atin. Eh, kitang-kita natin yung unos ng pamumulitika at saka ng mga bobong pulisiya. Ngayon, talagang umaasa na lang tayo sa resilient naman tayo, kaya natin yan. Pero in fact, hindi tayo dapat umaasa, no? Meron akong isang gustong puntahan na... We have to shift that thinking, that mindset. Oo. Yeah, yung issue ng stunting, no, medyo passionate din ako dyan eh. Kasi nakakaawa yung milyong-milyong Pilipino na hindi ko pa pinapanganak talo ka eh. Ba yung nanay mo kulang sa nutrition, nung pinagbubuntis ka, eh hindi masustain yung ano mo, nutrition mo. Tapos pag pinanganak ka na, ano yung, I doubt kung makakabili ka ng talagang proper milk, no? Kung magpapadedi sa'yo, anong nutrition yung makukuha sa nanay na limited din yung kinakain? Ito, papangunahan ko na, iba mga nagsasabi dito, sasabihin, eh bakit kasi nag-aanak? Unfair po yun, no? Ibig sabihin, ang pwede lang bang mag-anak yung merong pera? Correct. Mali po yun eh. Kasi dapat, nagiging patas, equitable yan. Lahat tayo may equal opportunities. Hindi lang yung nakatira sa Forbes Park,
yung may opportunity na mag-anak ng lima o tatlo. It has to be your choice. So, yun ang medyo ano eh, nasasaktan ako dahil nakikita ko rin yan sa mga comments eh. Kung hindi nyo kaya, hindi kayo mag-anak. At saka kulang na kulang din yung information kasi while sa lower income, 50% ang stunted, may mataas na incidence din ng stunting sa middle class and upper class. Ibig sabihin, kulang na kulang tayo sa awareness. At yung pinaka-critical pa doon, to be able to address itong issue ng pagkabansot, you have to address it sa first 1,000 days na buhay ng bata. Eh. So, first 3 years of age. So, yung mga ganyang intervention, yan na pag-uusapan, pero cause yan ng, you know, cycle of poverty sa Pilipinas na hindi natin alam na dapat dini-demand natin sa gobyerno na solusyonan. President Marcos, kung nanonood po kayo ng ating episode ngayong gabi, I heard kasi yung mga taga-PCO na nanonood naman sa programang ito, pinag-chat-chat. Oh, nakaapat na suggestions na tayo, diba? Pinag-chat-chat naman nila yung mga kalokohan dito sa programang ito. Baka pwede nyo po i-suggestions na tayo ng... Para maging sulit naman po yung binabayad namin in the form of our tax, baka pwede si Professor Shelo na lang yung ipalit nyo kay Gadon. Masaya na ako dito makifact first sa'yo. We can list all the suggestions and monitor government compliance, diba? Mas masayang nasa labas eh. We can discuss these things. Kasi na-interview kayo nung pagkaka-appoint sa kanya eh. Wala ako nakuha substantial eh. Puro generalities eh. Alam mo yung parang estudyante na pumasok pero hindi nag-review. Tapos maangas pa. Galit pa eh. Ayun na nga eh. Nakakalimutan nila tayo yung nagpapasal. Isipin mo, kung 250,000 a month, sa isang taon, ilang million yan. Eh kung directly ibigay mo na lang yan sa mga pamilya, may naahon ka na sa poverty, diba? Ilang ito, pamilya na yun. Laliman pa natin yung usapan. No? Pag-usapan natin yung tinatawag na, sa mga trolls, ha, i-google nyo na lang, yung tinatawag na demographic sweet spot. No? Kasi, di ba, sa ating rehiyon, yung populasyon natin, bata. We're not like, let's say, Spain, Singapore, Japan, China, South Korea, Russia. Bisabihin sila kasi aging population eh. Pag nag-i-age yung population mo, konti yung mga working age, paano masusustain yung pension system mo? Kasi mas marami nagre-retiro kaysa rin sa nagtatrabaho to sustain the pension system. Sa mga tuwal, sana malinaw po sa inyo yan. Okay, pero di ba isang kondisyon ng tinatawag na demographic sweet spot, ito yung parang spot sa ating kasaysayan siguro sa ating bansa kung saan mas maraming working age Filipinos kumpara doon sa nagre-retiro. Di ba ang isang requirement doon, they have to be properly educated and they have to be ready or prepared to become part of the workforce. Ang tanong ko, have we missed the so-called demographic sweet spot? Or baka naman hindi pa? Hindi pa naman. Kaya napaka-importante ngayon pa lang, ma-address na natin yung quality ng education natin. Ayan, babalik na naman tayo sa pagkakaroon ng competent leadership. Kaya napaka-importante ng education eh. Kasi hindi naman pwedeng produce lang tayo ng produce ng mga tao pagkatapos ay aasahan natin silang mag-support ng social security system natin. Kasi yung from their income yan eh, di ba? Itatax yan, tapos yung tax sa income nila, yun ang ginagamit ang suporta sa pension ng mga kasalukuyang nagre-retire. Ngayon kung hindi natin sila mabibigyan ng magandang edukasyon, training, trabaho, hindi na natin makukuha yung enough support for our pension system. Pero may gusto akong i-point out dyan na kasi laging sinasabi na dapat to be able to sustain that, dapat mas marami yung nagtatrabaho sa nagre-retire. Parang sa atin, di ba? So, hindi mo lang pinapalitan yung parents mo. Kailangan at least parang 3-1, mga tatlong anak, ganyan. Mas maraming bata kaysa mas matanda. But may nakita rin akong pag-aaral na pinapoint out naman na kapag in-empower mo ang mga magulang, especially the mothers, na hindi lang in-expect silang mag-anak na mag-anak at mag-alaga ng anak, they are also able to join the workforce. And they're a significant economic contributor. So if the moms choose not to have kids, that will also have huge economic impact in terms of empowerment, being able to join the workforce, quantifying their economic contribution. So may balance yung pagkakaroon ng younger population and the population na kung saan empowered naman ng women to have a choice. I understand. Oo, tama. Lalim na ng discussion natin. Pwede pa nga din, pwede pa nga natin dagdagan, di ba? Kasi sa atin sa Pilipinas, yung retirement, minsan ayaw mo mag-retire kasi kailangan po magtrabaho, di ba? Tapos, medyo ageist. Correct me if I'm wrong, ha? Pero parang nandun pa rin sa kultura natin yung ageist
mentality. Yeah. Hindi pong pag matanda ka na, huwag ka na magtrabaho. Magpahinga ka na lang. Pero kasi, miski gusto magtrabaho ng matanda, parang limited din yung options available to them. Diba? Yeah. So, for example, sa ibang bansa, sa Europa, dito for example, diba? Hindi ka lang dito sa mismo, ha? Sa Poland. Pero sa Europe, diba, nakikita na, for instance, nagdadrive ng bus, diba? That's a very noble profession. Yeah. Yung pagdadrive ng bus. At matatanda yung mga ganon. Sa atin sa Pilipinas kasi, parang napaka-konti ng options din pag umabot ka na sa senior level, diba? Yes. Well, actually, one, yung job security kasi nila. So, sa atin kasi may endo eh, diba? So, wala kang ladderized job opportunity sa Pilipinas para manatili sa trabaho mo, ma-promote, maging manager, etc. Pangalawa, sa ibang progressive countries, meron silang tinatawag na work flexibility. Part ng buong konsepto ng work flexibility, yung mga taong senior na gustong magtrabaho, papayagan pa rin. Hindi kailangan full-time, pwedeng part-time, dahil binavalue natin yung kanilang social contribution, yung kanilang technical knowledge. Pero may option not to work full-time, pwedeng part-time lang. May mga society na bukas na doon. Hindi lamang para magkaroon ng additional income, additional economic activity, kasi may mga pag-aaral na nakikita na kapag immediate yung retirement, nagko-cause din siya ng concern sa mental health. Nagko-cause siya ng depression. Yan. So, nakita na magandang transition yung pagkakaroon ng work flexibility para din sa senior citizens. And as you mentioned, malaking elemento rin siya na posibleng makatulong to sustain the social security program. Pero hindi pa nag-usapan niya na policy dito sa atin. Oh, sorry, diba? Nag-high lang ako. At yung colleagues ko, mag-high ka. May fans? Eh, mga colleagues ko yan. Ayan, sige. Mga ano, Polish professors. Yung isa, ano yan eh, geopolitical expert. Yung isa, historia niyo, Batangkad. Hindi lang ganun ka... conference yan, journalism conference. Media, pero halo-halo eh. May representant ako sa geopolitics eh, tsaka international relations. Magandang pag-aralan dito yung, ano, yung international relations, diba? Yung Poland, Ukraine, Russia, Germany. Yeah, magkakatabi. Sampid lang tayo dito. Wala naman tayong sinabi dito eh. Sumingit lang. Okay. Pero ano na pinag-usapan natin eh, no? Kasi nga, pero nga, you're going back to my questions, are we properly taking advantage of this? Kasi nga, we have a young population. Pag binigyan mo lahat ng opportunity siya, di ba, magandang edukasyon, eventually, hindi yan mag... Di ba, ito yung problema natin eh. Nakikita ko rin to eh. Di ba yung mentality natin na yung iba ayaw sa dole out, no? Although kasi, kailangan mong tulungan eh. Particular segment of society. Pero iba kasi, parang unlimited na imagination nila, no? Pag nakatanggap sila opportunity, ang isipin nila, pwede na akong bumili ng pedicab o pwede na akong magmaneho ng jeep. Kasi nga, limited yung opportunities na nabigay sa kanila, tapos yung skills na meron sila, limited din. Yung sabi niyo, pag-asenso mo hanggang dito lang, eh. What, how are we doing? How are we feeling? In terms of... Hindi natin na ma-maximize yan. Kasi nakita naman nga natin yung quality na education natin. Imagine mo, pag mag-a-apply ka nga as promodizer sa mall, kailangan mo pa may college degree. But the idea of our educational system kasi, once you finish K-12, dapat nakahanap ka na ng disenteng trabaho. Diba? Sa ibang bansa, if you want to be a plumber, electrician, etc. Kaya mo na, hindi mo na kailangan pumunta ng college. Sa atin, yung mga basic na trabaho na ganito, kailangan mo pang magkaroon ng college degree bago ka magkaroon ng ganitong mga trabaho. So, it's a reflection ng quality ng human capital natin. Na, as you said, hindi natin na ma-maximize talaga. Ang daming, daming opportunities eh. Diba? Hindi lang. Oh, isa pa yan sa mga pet people. Nung, hindi man tayo nagkakalayin ng edad, no? Mas matanda lang sa akin siguro yung 2 oras si Professor Shelo. Pero di ba na lumalaki tayo, parang nandun yung bias dito. Hanggang ngayon, di ba ramdam natin? Pag hindi ka college graduate, bobo ka. Or you failed in life. Yeah. May ganun bias, di ba? Parang finish college, pero hindi natin inisip, ano ba yung quality na education na meron tayo? Kasi pag sinerosa talaga yung test, actually, maganda yan eh, di ba? Oo. In fact, hindi naman kasi lahat ng tao din designed to go to college. Dapat yung TESDA, nagbibigay siya ng opportunity para i-evaluate mo kung ano yung gusto mong patunguhan sa buhay. Tapos kung after test, gusto mo pang dagdagan, kaya siya ladderized. From technician, pwede kang magkaroon ng college degree after 2 years uli na dagdag. Pero hindi kasi na ma-maximize eh. Diba? Ganda yung comment ni John Wanderer. Papunta na ako dyan eh.
Pero pag politiko, ano? Mababa educational requirement natin. Ibig sabihin ganun. Masyado tayong nadadala sa mga ano, sa mga pa-cute sa TikTok. Nakita mo na ba yung account ni Mayor Guo? Oh, sa TikTok. Pa-cute-cute lang siya. Dami na niyang fans ngayon. Magaling yung hand. We are forgetting na nagpapa-cute lang siya, pero yung connection niya sa criminal underworld, napakalaki. Pero nadadala na tayo ng pagpapa-cute sa TikTok. And magaling then, magaling handlers siya. Magaling handlers ko, no? Na-humanize yung issue na napakaseryoso, no? Parang nalagyan ng ano eh. Parang pinangunahan ng drama. Buti na lang, yes. In fairness to our senators, kitang-kita mo yung motibo. Eh. Diba yung exclusive interview niya? Ano ba objective nun? Basically, humanize siya. Paiyakin yung mga tao, yeah. Appeal to the emotions. Ako personally, yeah. From a journalistic point of view, it leaves much to be desired. Kasi kung mag-interview ka ng ganong klaseng tao, talagang dapat hard-hitting yung questions, hindi mo siya palulusutin. Yeah. Pero basically, yeah. Siya nag-control ng narrative doon, di ba? Oh. So parang tayo, we will glue doon. Naging telenovela drama lang, di ba? Oo nga. In-interview pa nga ako sa salamin, buti hindi lumabas eh. Diba kung lumabas yung salamin, baka mas maganda yung tanong, no? Oo. Nakikita mo ba sa salamin si Teacher Rubelin? Sorry. Hindi, ano yan, hindi maganda yung ano nga, yung ganyan eh, di ba? Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Yeah. Masyado tayong nadadala ng mga ganitong naratibo eh. Diba? Yes. Nagbudots-budots lang, ginawa niyo ng senador. Picture-picture lang. Ito pala naisip. Nakalimutan na nga yung mga pork barrels camp, tsaka Sinapolis, di ba? Nakalimutan na yun eh. Pero sa akin, perhaps we can end this interview on a positive note, no? Na kung medyo hindi ka pala nakatapos, o kaya medyo nagpa-banjing-banjing ka, siguro stunted ka, eh, you find a way to enter the business. Pwede kang maging presidential advisor. Ikaw nang sabi, hindi ako ah. Hindi ako papunta doon. Ang sinasabi ko lang, generally, pwede ka magpolitiko. Hindi naman siya mukhang stunted. Na-stunt siguro yung growth ng ano niya. Matalino yun eh. Abogado yun eh. Na-debar nga lang. Na-disbar. Debar. Sorry, disbarred. Debar pala. Debar pala. But I mean, sa totoo lang, gusto ko kasi natatawa na lang tayo sa kanya sa mga walang kwentang comments niya. Sa akin talaga malaking issue yung pinapasweldo ko siya eh. Parang I deserve someone better naman. Parang kung kilala mo nga siya, hindi mo siya i-hire eh, di ba? Tapos, yung presidential advisor mo, cabinet level. Tapos, main trabaho niya, mag-suggest ng policy solution sa poverty. Tapos, sasabihin niya, haka-haka mo na yung poverty. Parang, ano ba naman, nagagaguhan na lang tayo, di ba? Oo. Taga lang ha, may isa-set na record lang ako. To set the record straight. Sabi ni Clyde, ang ganda ni Shelo, married na ba yan? Married na po yan. Huwag niyo pong bagalawin yan dahil off-limit siya. Na? Magagalit si Attorney Dan Gatmaitan. Married with kids. So, ilan ang anak mo? Tatlo. I have 3 kids already. Quiet ka na dyan, Clyde. Ha? Quiet ka dyan. Okay? So, birthday ng mga friends natin sa Japan. Ha? Birthday ni Miss Menchi Mizuno kahapon at saka ni kahapon ba? Mr. Jake Regala. Magka-birthday sila. Yes! Happy birthday! Uy, sorry. Nakalimutan ko, Menchi. Nakita pa naman kami bago ako umalis dito kasi may ginagawa akong mini-docu eh. Menchi Mizuno, happy birthday, no? Buti pinaalala. Saka si Jake Regala. Jake Regala. Buti pinaalala na yan, no? Ni Tita Shelo. Okay. Happy birthday sa'yo, Menchi. Okay. So, yun nga. Sana someone like you gets appointed to key positions like that. Dito na lang tayo mag-public education na lang tayo. Baka mas may magandang outcome for 2025 and 2028. Tumaas yung standard natin sa pagpili. Pati na rin sa local governments, no? Sana hindi tayo mag-uwo uli sa 2025. Kasi alam mo, kapag nawalan tayo ng pag-asa sa national government, malaki yung window. Ito, gusto ko din i-discuss no, sa TikTok. Hindi ko nati-discuss. Sa local governments eh. Kasi tingnan mo, Makati. Digital na yung classroom nila. Sa ibang LGUs, walang classroom. Diba? So, yung mga ganitong, ano, there are things na pwede natin i-demand sa local governments natin. Meron silang responsibility sa health, education, social programs, yung feeding, nasa local governments na rin yan. So, kung nabibingi-bingihan at nabubulag-bulagan ng national, pwede natin kalampagin yung local natin. Para medyo matagal pang palitan yung 2028 eh, ng national.
Gawa nga tayo ng separate episode regarding that. Napaka-importante nga niya. Oo, diba? In the meantime, ano, maraming salamat. Paubos na yung battery ko. sige, maglibot kayo muna dyan. Salamat ha. Pasensya na kayo. Napaka-informal ang suot ko. Hindi ko naman sinasadya. Ah, salamat. Thank you. Alright, good night. Bye. Yan, si Professor Shelo Magno. Always a pleasure to speak with her. No? Napakagaling na tao. Okay. Again, happy birthday kay Menchie Mizuno. Pasensya na ha. I almost forgot. No? Happy birthday sa'yo. And pasensya na rin kayo, hindi ganun kaganda internet connection natin. Oo. So, bati lang po natin, no? Shout out kay Vale J. Vallejo. Ayan. Shout out po kina Olan Caudilla Redondo from Cabangbang Daet Camarines Norte. Okay? Bukas po, sisikapin uli natin na magkaroon ng live interview. Okay? Tomorrow. Dahil tomorrow po, nasa, ano lang tayo? Nasa Paris. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo bukas. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.